in times of in need ba? Kung and also, sabi na dito yung tulong ng government sa mga foreigner, marami talaga. Yung iba lang, hindi nakakaalam. And also, marami din sa mga asawa nilang Koreano ang hindi nakakaalam. Yung mga hindi talaga nakakaalam sa mga benefits ba dito sa Korea, most of the Korean husband here, wala masyadong alam sa mga benefits sa mga partner. Kaya, pumunta kayo ng Gamonwa Center Multicultural Center. Please lang pumunta kayo ng Multicultural Center. Marami kayong malalaman. Huwag kayong mahiya. Make some friends. Siyempre, kung hindi ka magbalita ka, wala talaga mag-friends sa iyo. Dapat maging mabait ka din. Ting na huwag pumunta ka ng Korea. Ay, siyempre gusto mo malaman ng lingwahe ba? Kahit ang lingwahe talaga ng Korean ang dapat mong matutunan dito. Aside sa mga benefits. Kahit the benefits na sa Gamonwa, the rest na yan, malalaman mo na rin yan. Kasi marami mga Pilipino dito sa Korea. So, ang gagawin mo lang is to learn. To learn more about Korean language. Yun lang talaga ang pinaka first na gagawin mo. Kasi, ang daming... The number one reason, kumbaga parang, yung gusto ko i-highlight dito about kasi nandito naman tayo sa government support for foreigners. The free Korean language is also the government's support for the foreigner, the free Korean language. And you can also like apply for a home visit Korean language. And aside from that, there's also like you pwede kayong magpa-register kung halimbawa kailangan niyo ng tulong na magbantay sa mga anak nyo kasi meron. Busy kayo, meron din ganun. But, hindi lahat makapag-avail ng mga benefits na yun. Siyempre, may limitation din. Kung ikaw naman ay nasa high level yung status ng living. So, huwag mo na nag-expect na tatanggap ng mga benefits. Siyempre, for a fair lang, para sa mga nangangailangan. Less fortune ba? Hindi naman super. Basta mga kailangan, mga mas nakaka-ano ba talaga ba? Mas nangangailangan talaga. And to discourage, hindi naman lahat ng tourism. Huwag naman tingin ng ano. Where drama? O drama. Korean drama. Ay ka ng Philippine drama sa atin. Hindi mo talaga malalaman. Tip ko lang yun ha. Kasi dyan ako natuto sa ano eh. Dyan ako natuto mag-Korean sa mga Korean drama. If you're really interested, the best is to learn how to speak Korean and watch Korean drama. Yeah, Korean drama is my best teacher. Korean drama uga na entertainment program. Yes. Kasi matagal kayo, magana, magusto mo. Yan talaga ang pinaka-test tip ko. Hindi kayo magsisisi. Babalikan niyo pa ako. Uy, salamat. Kuan, corrupt yan. Ganon. Yeah, and resident registration number system. Yes, that's right. Which is resident registration number. Yeah, which is not really available in the Philippines. Kasi 10 years ago and after 10 years, syempre may changes naman. We're not really sure correct as in. I'm sure wala. We're not really sure about the Philippines. Usa na siya, wala dyan. Wala. How do you know? I'm updated because my sister's working there in government. Yeah, that's the and best. I asked her about that. Yeah. Tama talaga yung sinabi natin, Marisol. Resident registration number system. Pag nawala ka dito sa Korea, pagkita ka pa rin. Pag halimbawa, ano ba dito? Hindi ka pwedeng mawala kayo ba one month. Nandyan ka pa rin. Hindi ka. Kahit ka dito ka butas, nandikit lang. Unless magpupunta ka ng ibang bansa, pwedeng malalaman nilang nasa ibang bansa ka. But kung nandito ka lang sa inside sa Korea, what no? Siyempre, our resident resident registration number dito international ba? A system. Pag meron ganyan, kahit nandyan ka lang sa gilid, makita ka. And also with the registration number makikita lahat pag halimbawa sinerch kung ano yung meron ka like sa property or basta iba
pag ano, sinerch siya sa system, lahat talaga ng mga reputas sa iyo, lahat. Yes. Lahat ng mga private ano mo. Pag sinabi talagang kalkalin. Makikita talaga yan. But it's not every PR, not everyone can you know, can have the what's the privilege to like see all your records. Ay, passport wala dito, hindi mo passport. Alam niyo ba? Oh, di ba? 3 days wala lang, 3 days na. 3 days. Oh, one week. Maximum talaga. Uy. Kan may kulay. Sa tumuguling mo, ay naku, ano mangutok sa Domingo? Working days lang. 3 to 5 days. Nakalimutan ko na. 3 to 5 working days lang. Pero sa Pinas, aabuti pa ng 3 buwan. Sabi nila, 15 working days, pero aabot man ng buwan. Pero sa Tacloban, oy, ang ganda sa Tacloban kasi pag sinabing 10 working days or 15 working days, makukuha talaga. Pero matagal pa rin. Pinas man. So yeah, hindi talaga katulad sa Manila na sus, ako ito. Na hindi forgotten, patawarin niya yung passport ko dati. Ang Philippine passport ko dati, sus, ambot na lang dyan. Umabot lagi sa 20 forgotten, patawarin mo ako Manila. Pero yan ang experience ko. And also, kumuha ng clearance and everything, madali lahat. Wala na kung ano-ano hiniling documents. Yeah, that's true. All you have to, pagkukuha ka ng mga birth certificate or mga marriage certificate. Family certificate. Ibibigay mo lang yung ano mo, yung residence card mo, and makukuha mo na lahat yan in just a minute. Speaking of residence card, no? Kunyari, ikaw ay foreigner at ako ng foreigner, hindi ka pa Korean citizen, meron kang gantong visa, foreigner visa, wife visa. Hindi ka basta-basta makakuha ng ganitong klaseng document sa dito sa Korea. So, kung gusto mong kumuha ng ganyang documents, ang makakuha lang ng mga importanteng documents like family registration certificate, yung birth certificate, ganun-ganun. Yung pag-wife ka pa na hindi ka Korean citizen, hindi ka makakuha. So, instead, may anuhin mo na yung ID na, o pwede mo dalhin yung ID na asawa mo to get that specific. Kailangan to get the documents. Mag-study hard ka ng Korean. Again, study hard Korean. Magpunta ka ng Dumunwa. Study. After 2 years. 2 years ago na, ano? After mo, level 5 ka na ng KAP mo. Mag-exam ka doon sa immigration. Pag na-perfect mo yun, Korean citizen ka na. At hindi mo na kailangan masyadong kuha ng ID ng asawa mo. Parang, ikaw na lang ang mag-ano sa sarili mo ba? Napaka-convenient. Very convenient pag Korean citizen ka na. Kaya guys, please, mag-study ng Korean. Study talaga ng Korean, please. Na, maawa kayo sa sarili niyo. Kaya nakukaawa talaga tayo. Hindi tayo ma-Korean citizen. Based on my experience, yes. Nakukaawa kayo sa akin. Awa kayo sa sarili. Siya, naawa na kasi sa sarili niya. Naawa kasi ako sa sarili ko eh. Kaya, alam niyo na yan. Hindi niyo alam yung experience ko. Makinig kayo sa mga expert. Now, I'm done. Okay. Convenient. Wala akong problema. So next is Kail or Kail. Dami tumawa. Ano mo na dyan, Kail? Mga punging nakikita sa daan kahit makamas. Puno ganun. Totoo naman yung sinasabi niya. Pero pag baba kasi ng mas, hindi ko alam. Kasi syempre, I'm working in Chek Tang. In a restaurant, make it social naman. In restaurant. Make it social, in restaurant. Yeah. Pero nag-work man ako ng pag down Manila ng mga mas oy kada ng sinino kail or kail Michael kail sorry sino yan. Uy, hindi naman most of the meron talaga makikita mo na matangkad pero makamask pa lang gwapo na biro talagang gwapo mama mo vibes mo dahil alam mo naman na hindi tayo mga gwapo at saktan lang tayo joke pagbaba ng mask please ibalik niyo na ang mask. Ibalik niyo na utang na lumawa. Joke lang. Pero most kasi, ang scammer ba? Ang daming scammer ng mga Koreano. Ang pagbaba ng mask, kaya no. Pagbaba ng mask ba? Madami talaga scammer. Ang dami kong na-experience yan. Marami pa rin mga guwapo. Kaya pala ang daming tumawa sa ano. Ang daming tumawa sa comment niya. Ang poging nakikita sa daan kahit nakamask. Kasi ang gaganda kasi ng mga mata eh. Kahit ako siguro, kahit hindi na natin consider yung ilong ko at sobrang liit. Pang-oo. Kahit ganyan ko yung ano ba eh.
Basta magmaskara lang ako na okay-okay na yung mukha ko eh. Pero pag down, oh my God, makalubat. So ayun, next week. Masisipag ng mga lula. Speaking of district office, hospital. Masipag na lula. Masipag mga lula. Na! Yung pinan ko, 83 years old na yung pinan ko. Pero... Single ka, sorry ah, single kasi ako, wala akong pinan, hindi ko alam mga ganyan. Wala akong asawa ganun. Oh, 83 years old na yung binan kong babae, pero nagtatrabaho pa rin siya. Alam niyo, pinapahinto na namin siya, pero ano sabi niya? Siguro, mas madali siyang mamatay pag nasa bahay lang. So, ayun, hindi siya makapag-hinto-hinto doon sa trabaho niya. And mostly talaga, lahat ng mga lola dito, na, kung hindi nagpa-farm, nagbebenta ng mga gulay sa market, or ano ba yun, parang nagtatrabaho sa mga restaurant, yung mga medyo bata-bata pa na lola, yung nasa 60s or 70s, ganun. Pero mga 70, mga 80s, nasa market, nagbebenta ng mga gulay, nag-farm, ganun talaga. Non-stop yung mga trabaho. Kahit most of mga tatanda dito, hindi yan sila pwedeng hindi mag-stop lang sila sa, hindi katulad sa atin ba? Mga 60 na sobrang matanda na sa atin, di ba? 60 plus, start na yan ang katandaan sa atin, di ba? Yan ang napapansin ko ha. Pero dito, naku, pag sinabing 60, sobrang bata mo pa. Bata ka pa dito pag 60. Pero pag sinabing 80, oh, okay, matanggap pa rin nila yan na itatrabaho. Pero mostly ng mga tatanda dito, wala kang makita hindi nagtatrabaho. Lahat ng trabaho, way na yun. Malinis ang lugar, wala ka ako dyan, pero napakaganda ng Chechua dyan. Yes, malinis talaga. Speaking of basura, hindi ikabustin basta masabasta tapon ng kahit saan. Siguro kung gabi na ano, nasa mga nasa murag probinsya, pwede ka magtapon siguro. So yung ano, napapansin ko kasi sa mga Korean mostly, yung mga basura nila, sinisegregate talaga. Dinadala nila pa ano sa bahay, tapos doon nila tinatapon. Oo, tapos sinisegregate dito, tapos... Hindi mo siya natatapon araw-araw, lahat mix na basura. Pag halimbawa, plastic, kada lunes mo lang siya itatapon. And then pag box naman, mga papel, Martes mo siya itatapon. So, ayun, si Chris na matatanungin ko, what do you like about Korea? Ang dami naman interview ng kaibigan ko. Wala, nilutinahan ko. Lahat yung mga sinabi ko, yun ang ganda ng Korea. Like, mga benefits, mga tulong, tapos, yung mga na-mention, naganahan ko tanan. Dapat ang tanongin mo, ano hindi maganda sa Korea? Next time, ano naman ang hindi maganda sa Korea? Next time? Hindi naman pwedeng perfect ang Korea. Uy, yes. Meron din disadvantage ang Korea. Yes. Ano, yes. Malalaman natin yan sa pagbabalik na GMA. Okay, tapos na kami doon. Nag-share na kami ng mga thoughts namin about those mga comments doon sa survey ko sa FB. And then, we hope you guys like it and learn from it. Ano, kung meron kayong i-correct, please comment down below. Don't hesitate to comment down below. We're there. We're open and for please don't forget. Don't forget to subscribe and like. And yun na. Kodapsyo. So abangan nyo guys ang aming susunod na content. So it's about Korea. Kasi gusto lang namin i-share kung ano yung mga nalalaman namin. Oh, before kayo makapunta dito. Hello. See you next time. Bye-bye.